Oh my god, mayroon pa ulit. What the hell? Ang dami. Ah! Tropa! Friendly! Oh! May nag-respawn para sa atin. Oh my god. Hello guys, it's me again, Survival Lord. So, tuloy-tuloy na tatin ulit. Same day, pero new episode. Episode 5. Sa last episode natin, pinakita ko sa inyo itong mga ginawa natin. So ngayon, nag-install pa rin sila ng cooler. Tapos pinapatay ko na yung mga heater. Kasi para tipid tayo sa kuryente. Kung papansin yung bumagsak siya, naging 2.5 ganit. 3,900 na ata yan. Ngayon naging 2.5 na lang. Tapos, ito okay naman. Binukas ko na yung isa. Before kasi dalawa lang yung nakabukas. Kaya tatlo na. Para sure na kahit bukas sira sila nitong freezer natin, hindi tumataas yung temperature. Dapat negative lagi para frozen yung pagkain. So, lahat na okay na may cooler na. Okay yung temperature. Ito yung ideal na temperature. 21 to 22. Ito hindi ko pa malagyan kasi namang problema ako dito eh. Ito pa pala, wala pa to. So papatayin ko na to. Tingnan nyo, itong may heater 30 degrees Celsius siya. So dadagdag pa tayo ulit ng cooler. Dito na lang malapit sa pinto. Ayan. Naubos na naman yung component natin. Ngayon sa episode na to, ang goal natin ay gumawa na ng hospital, tapos kahit papaano paliwanagin natin yung mga hallway. Tapos dadagdag na tayo ng source ng power, ng energy. Baka maggawa na tayo ng solar, kaya lang ang lakas sa component pala. Baka windmill muna. Hindi, sana yung water yan. Ay, kailangan din ng component. Lahat kasi kailangan ng component eh, no? Okay naman yung wind turbine. Kaya lang minsan mahina yung hangin. Yung solar talaga ang mabilis mag ano, store ng power. Kasi yung buong araw, ano yun eh. Pati battery. So, hindi ko muna siguro to ipipilit kasi mataas pa naman yung grid access natin. Tsaka na siguro, ngayon, pakita ko sa inyo kung ano yung nire-research natin. Rimefeller pa din. Ano to eh, source ng power to eh. Kaya lang complicated siya kasi tamod. Medyo. So, mahirap siyang i-explain basta-basta unless napapakita ko na kung ano yung ginagawa at ano yung ano niya. Process niya. Tapos, kaya kailangan kong magkaroon ng mataas na source ng power, ng electricity, energy, kung anong gusto nyo tawagin. Magano kasi tayo, hydroponics basin. Ito technically, ang ginagawa nito, hindi mo na kailangan magtanim sa labas. Ito yung itsura niya eh. Kaya nga sabi ko sa inyo, napaka-complicated nitong game na to. Ito siya. Bali ang kasya dito, apat na plants. So kung tatanungin niyo ako, eh bakit ganoon? Apat lang yung kasya. So paano ka makakapag mass produce ng tanim mo? Ang maganda kasi dito, may combination siya. Ewan ko kung naano ko na. Ayan, sun lang. May range to eh. Nakikita niyo yung parang circle na yan. May pattern yan eh. Kung paano mag-fit maraming hydroponics. Ngayon, ang ano kasi neto, mas mabilis tumubo yung plants dito sa hydroponics. The nutrients pumps must work continuously. The plants will die if power is cut. Pero magre-rely siya sa kuryente. 70 watts kasi isa. Marami kang gagamitin
maabot siguro to ng mga parang mga 600 to 700 yung isang set na pasok sa Sunlamp. Siguro sa ngayon ang hirap pa niyang explain, pero kapag nakita nyo sa mga susunod na episode, kailangan ko muna ngayon ng malaking source ng power. So ang mangyayari niyan, oo sige, mas lumiit yung ano natin, yung taniman natin, pero mas mabilis, as in sobrang bilis niyang mag yung growth rate niya, sobrang bilis. Kaya nung yung mga laro ko dati, kapag nakaganyan na tayo, naka-hydroponics na tayo, sa totoo lang ano nga eh, hindi na magkanda o gaga yung mga farmer kasi mayat maya may hina-harvest sila, doon na pupuno yung ano natin, yung freezer. Speaking of, mukhang kailangan natin ulit mag-hunt ng animals. Yan. Kailangan na natin mag-stock ng pagkain. Tapos kasi habang wala pang zombies ulit. Tapos meron tayo ulit gift. Yan yung sinasabi ko sa inyo. Pag may guest kayo tapos na-accommodate nyo ng maayos, nag-iiwan sila ng gifts para sa faction natin. Tapos kung makikita nyo ito, ayan, yung isa 43 na neutral pa rin, magiging ally yan mamaya. Tapos may way para mas mabilis to. Kung makikita nyo yung sa stats niya, gave gift plus 41. Nagregalo tayo sa isang trader. Yung mga trader kasi nagpupunta sa atin, yun yung mga neutral na faction. Niregalo ko yung karamihan sa mga leather, wool, niregalo ko lahat. Mamaya kapag may nag-trade, i-update ko kayo, papakita ko sa inyo kung paano magregalo para mas tumaas yung relationship natin sa mga neutral na faction. Tapos sana makabili tayo nung pang-tame yung weapon na mati kapag ginamit mo sa creature. 100% matitame mo siya, walang ka-effort. Gagabitin mo lang sa kanya yung weapon na yon, yung something na yon, matitame mo yung creature 100%. So mag-tame ng dalawang mega slot, isang male isang female, para pwede silang mag-breed. Ang dami nila dito. Kailangan ko yan eh, para matrain natin may nag-hold. Tapos ang mahal kasi ng benta ng ano yan, ng fur. Speaking of yan, papakita ko na sa inyo. Sige, meron palang trader. Hindi na natin muna ikakat yung video, i-forward natin, tapos save tayo para kung may mangyaring anomalya, nandyan lang sila. Uy, napipindot ko ulit yung door. So aabalahin natin si Warden. Check natin kung ano yung relationship na, kung sila rin ba yung niregaluan natin kanina. The Black Oasis. Ah, hindi, iba. Ito yon. So, at least 21 na rin. So, mapapataas pa natin yan. Bibigyan natin sila ng regalo. Yung mga hindi ginagamit dito. Magsa-summer na rin, kaya ang kinakraft ko naman ngayon ay... Asa na yun? Button... Ano nga yun? Button down na shirt. Yan. Para yan yung press ko naman. Ayan naman yung may heat resistance. Kaya lang kasi, sa dami natin ng na-loot na damit na apparel sa zombies, kanya-kanya na silang equipo. Hindi ko pa kasi naayos. Naayos yun eh. Ayan. Meron kasi silang pwedeng i-edit dito kung ano yung outfit. Sa end ba end game, mga late game, i-edit na to. Pwede kasi i-edit to kung ano yung allowed lang nila isuot. I-edit natin, syempre yung mga soldier, ang allowed lang sa kanila yung mga high armor na ano, na apparel. May mga flak vest dyan, ganyan. Tsaka yung mga advanced na suit. Yun yung i-allow lang natin sa kanila. Tapos i-disable lang natin yung iba para yun lang lagi yung suot nila. Pero pang matagal pa yun, sabi ko sa inyo, marami pa tayong pwedeng gawin dito. Wala pa nga ako sa ano eh, sa mid game, wala pa ako sa mid na technology. Mga basic pa lang to, mga ilaw, puro bed. Yung mga bed ko nga puro kahoy pa eh. Ngayon ito, ganito mag gift. Ito yung ano eh, yung tab na pag sell, diba? Pero sige,
teka muna, bibili muna tayo ng components. 1-1-1. Hindi ko alam kung magigift ako dito. Ito, importante rin itong Neutramine. Kailangan ko rin ito kasi ito pa yung, ito yung pang-craft ng mga advanced na medicine. Feeling ko ito lang naman yung bibilin ko. Chem fuel ko, ang dami. Kaya lang, ang mura lang niya, no? Ano mga pwede kong ibenta sa kanila? So, ito, mukhang hindi ko muna i-gift. Mukhang ibebenta ko muna yung mga damit para mabawasan yung utang natin. Yung mga hindi nila sinusuot. 1-4 lang pera ko eh. Eto, hindi pa ito nagagamit, so hindi natin. Taas pa ng quality nito, 99 po. 1-5. Kulang pa rin yung binibenta. So, sorry, hindi ako makakapag-gift. Pero sige, pakita ko paano. Eto yan, pipindutin nyo to. Ito ang icon na to. Tapos yan. Pag halimbawa, nag-gift tayo ng madami. Halimbawa, nakikita nyo to, offer gifts. Diyan o, etong plus 20, ayan yung ibig sabihin. Ayan yung madadagdag sa relationship nyo. So, kung mas marami kang i-gift, mas tataas yan. So, mas mapapabilis na magiging ally mo yung 93. Ayan, magiging ally na yan kapag ganyan. Pero hindi, syempre. Di natin gagawin kasi kailangan ko ng maraming component. Meron siyang 32, bibilin ko lahat. Yun yung nagpamahal. Tapos yung Neutramine. Ito kasi hindi ito nakakraft eh. Alam ko na trade lang to, kaya hanggat merong chance makabili, bibili tayo. Tapos marami naman tayong cloth. Ay, ito pala, leather din. Benta natin lahat muna. Lahat ng pwede munang ibenta na hindi ko kailangan sa ngayon. Pero ito mga to, syempre hindi. Architect ay bihira makakuha yan, kaya hindi natin siya ibenta. Benta na natin yung to. Sama na natin yan para mabawasan yung utang natin. Yung mga parka, wag lang yung pants kasi bagong craft yan. Yan yung may mga ano na kasi, tattered apparel na eh. Cloth parka. Cloth jacket. Ano na ito? Ang mahal oh. Pwede na siguro yan. May Devil Strand na t-shirt to. Itong Devil Strand, alam ko ito yung pinakamatibay na ano, na fabric. Okay na yan. Ay, bakit sobrang mahal nun? Ano yung binito? Spider silk. Ang mahal din yung spider silk. Ah, Devil Strand sa kanila pala yun. Kung bibilin mo magkano to ha. Mas mahal pala yung spider silk. Hindi ko alam kung paano magkano nito craft. Anyway, 600 na lang yung kailangan kong bayaran. Okay na yun, okay na yun. So, nakabili tayo ulit ng components tsaka Neutramine. Pang ano natin yan, pang craft ng medicine. Mamaya ulit, update ko kayo. kapag ginagawa ko na to. Siguro kahit pakita ko sa inyo kung ano yung ano natin, kung paano yung paggawa natin ito. Pag hindi sila sobrang busy, para tuloy-tuloy na lang gawin. Okay? Hello guys. Gusto ko lang mag-update. Gusto ko i-share sa inyo itong magandang nangyari. Basahin nyo itong mabuti. Baka kasi sabihin nyo, dinadaya ako. Ayan, merong self-tame. Na ano? Mega slot. Ayan, self-tame siya. Jump to location. Meron na tayong mega slot ng ganun-ganun lang, di ba? Sa yung pets natin. So, sa pet area siya dapat. Tapos, eto na. Ito yung sinasabi ko sa inyo yung training. Pwede siyang mag-guard, attack, rescue, tsaka hold. Eto, hindi ko siya ipag-hunt. Pag nag-hunt kasi siya, ano eh, sasama siya sa pag-hunt, pagpatay ng ibang animal. Ayoko siyang sayangin sa ganung bagay. So, kung iti-train lang natin sa kanya, hold, rescue, tsaka attack. Sa ngayon, lilimitahan ko yung kilos niya. Dito lang siya. Pero once natutunan niya na mag-haul, mag-a-assign tayo ng bagong area na i-manage natin yung
area niya, yung tinuro ko sa inyo sa saan nga ba yun? And yung tinuro ko sa inyo, ito yun, manage area. Maggagawa tayo ng bagong path niya na papunta dito, tapos papunta dito. Ang mangyayari, taga-haul natin siya ng dead bodies para yung mga survivors natin hindi na kailangan pumunta dito at hindi na makakita ng dead body para hindi pa mapangat yung mood nila. Yung mega slot na lang yung paggagawa natin nun. Tapos syempre matututo siyang mag-rescue. Yung rescue, kapag may na-down pang survivor, bubuhati niya tapos dadali niya sa bed or sa hospital bed. So yung gagawin natin, i-manage nating area, papayagan din natin siya, i-allow natin siyang pumasok sa magiging hospital natin para kapag may na-rescue siya, dadali niya sa hospital. Tapos yung attack, pwede mo siyang i-release, may command yan para umatake siya. Tapos ayun, yung kung sino yung nagte-tame sa kanya, nagte-train, doon kasi siya ma-attach. Doon tataas yung relationship ng Mega Slot. Kaya lang, pwede mo siyang i-transfer ng owner. Ang mangyayari, parang negative mood para doon sa nag-train, doon sa na-attach siya Mega Slot. Kaya ang pinakamaganda niyan, kung kanino siya na-attach, siya yung master. Huwag mo nang i-assign sa iba. Tapos yung master lang yung pwedeng mag-command na umatake yung Mega Slot. Pero hindi naman natin yung gagawin. Hindi natin siya ipang-a-attake. Tapos ano pa bang mga nangyari? Hindi ko pa to sinisimulan eh kasi ma-short kasi ako sa component, kukulangin to. Nagdagdag ako ng aircon dito. Ang dami ko actually gustong gawin. Ang dami kong gustong i-build. Kaya lang unang-una na sa power, kaya lang ma-short nga kasi tayo sa ano, sa component. Yun kasi yung inaalala ko, yung component. Gusto ko na nga rin mag-upgrade ng mga baril eh. Kaya lang nga, component ang problema. Kaya nag-aantay tayo na nag-aantay ng trader. Nagpapataas tayo ng relationship natin sa mga visitor. Para mamaya, pwede ko na silang tawagan. Magbibuild na tayo ng comms. Or, ang isa kong iniisip na i-prioritize natin ay pagkatapos ng hospital ay yung etong comms, ito ground penetrating scanner. Kaya lang, wala ata akong colony na mataas ang intellectual na pwedeng mag-scan. Bukod kay scientist, wala akong maalala na may colony sa kung mataas ang intellectual. Ito pwede. Kaya lang kukushay. Hindi siya pwedeng maalis sa pagluluto. So siya yung sagad na show level, 20 na yung intellectual niya. Kailangan ko mag-recruit ng isang mataas ang intellectual. Kailangan meron tayong ma-down na mataas ang intellectual. Yun yung goal natin. Ground penetrating scanner para makapag-scan tayo ng component. Baka makachamba tayo ng component. So far, wala pa namang nangyayari. Wala pang nagre-raid ulit. So mamaya na lang ulit ako mag-update sa inyo ng progress natin. Hello guys! Hi! So magbibigay ulit ako ng update. Meron na tayong naging ally na faction. Yung The Black Oasis Settlement. Ganito, medyo marami na kasi nangyari. Kaya lang kasi, wala masyadong progress. Maraming nangyari na patay ng zombie. Marami tayong nalulut na apparel dahil sa zombies. Research. Nire-research na natin yung fabrication para ma-unlock pa natin lalo yung mas mga advanced dito sa Rimfeller. So, kanina na-short na naman tayo sa component, pero wala tayong ginawa kundi mag-trade, buy and sell. Kaya yung silver natin hindi umuusad.
bawas, dagdag bawas, dagdag bawas. Benta lang tayo ng benta ng gamit. So, yun siguro yung advantage kapag meron ka ng zombie land. Kasi, may nakukuha kang apparel, may nakukuha kang loot sa zombies. Tapos pag nakachempo ka pa ng mga crown na gawa sa steel, gawa sa gold, gawa sa uranium, malaki siyang nabibenta. Well, itong huli nating trade, ang ginawa ko kasi, bumili ako ulit ng maraming component, tsaka advanced component. Tapos, kanina may mga trade tayo na bumili tayo ng reinforced barrel. Tapos, hindi ako ng masyadong silver. Kumbaga, nagbebenta ako ng sapat lang na mababawi lang natin yung pinambili natin ng component tsaka nung advanced component. The rest, ginigift ko sa kanila. Ngayon, dahil gift tayo ng gift sa kanila, naging ally na natin siya. So mamaya, pwede na tayo mag-request ng caravan sa kanila. Pwede natin silang tawagan gamit ang... Ay, mali. Ground penetrating pala to. Gamit ang comms console. Pero hindi ko pa siya nabibuild. Ngayon, ito yung isa ko pang update. Ito yung sa Remifeller. Ipapakita ko pero mas maganda siyang i-explain kapag tapos na. Nag-update lang ako. Ngayon, ito yung mga na-unlock kasi natin sa Remifeller. Ito. Ang ginawa natin ngayon ay resource console, tapos meron tayong deep oil well, meron tayong crude oil storage, chem fuel storage. Hindi ko kasi siya binibiglang isang gawaan lahat kasi baka ma-short ako sa component. Pero ngayon malakas yung loob ko kasi nga nakatrade tayo ng maraming component. Ito yung maganda palang caravan. Ito yung magandang trader, yung bulk goods tsaka yung exotic. Sa exotic makakakuha ka ng mga magagandang weapon. Andun yung mga weapon na pwedeng mag-tame ng 100% sure ng ng creature. Sa bulk goods andito yung maraming component, tas dito ka pwedeng magbenta ng kung ano-ano. Marami kang mabibenta kasi nga bulk goods nga siya. Ngayon, explain ko kung anong ginagawa nito. Ito, deep oil well. Okay, ito siya. Ang gagawin niya ay mag-extract siya ng oil. Pag nag-extract siya ng oil, kailangan ka merong oil pipeline. Hindi ko pa nagagawa, pero i-coconnect mo siya dito sa crude oil storage. So, yung napapump niyang oil, i-store niya dito sa crude oil storage. Tapos, yung crude oil storage, pwede mo i-convert sa chem fuel. Mamaya kapag sa mga susunod na update ko, kung hindi ko man matapos ngayon tong video, itutuloy natin as one episode lang kasi anong oras na eh? 5 AM na. So yun ang mangyayari, papump siya ng oil, mapupunta sa crude oil storage, yung crude oil i-convert natin sa chem fuel. Kaya importante na early, kung kaya nyo mag-tame ng maraming bumalop, samahan nyo na agad ng tanim na hay para early pa lang nakakapag-stack na kayo ng chem fuel. Ngayon, para makagawa ka ng deep oil well, kailangan meron kang ground penetrating scanner tsaka resource console. Na yung resource console, kung i-download nyo yung mod na to, andito siya. 4 component, tapos yung ground penetrating ay kailangan ng advanced component at 4 component. Kaya nga nag-iipon ako early pa lang, nagte-trade tayo. Pag nagawa mo na tong dalawa na to, kailangan siya para magawa yung deep oil well. Kasi kung wala yan, diba, pahalimbawa ito, sinelect mo to. Gusto mong gumawa ng deep oil well. Maha-highlight kung nasan yung oil etong black sa map. So kung mas malaki yung patch ng oil, mas marami kang ma-extract na oil diyan, mapapump. So ang meron dito ay 582,000. Dito sa maliit na to ay 204,000. Dito ay 160 lang. Dito ay 159.
dito ay 208,000. So ba't pa tayo lalayo? Kaya dito tayo nag-pump sa 582 na nasa loob mismo ng base natin. Minahin lang natin to para tago siya, hindi siya mababaril. Ngayon, pag binild mo na yan, itong deep oil well, dalawa siya itong isa oil well tapos deep oil well. Mas maganda tong deep oil well kasi kapag ito, mas marami kang mapapump pero onti lang yung, mas mahina ata tong oil well lang. Mas maganda yung deep oil. Ito yung mas maraming napapump na oil. Kaya ito yung ginawa na natin kasi pareho lang yung 120 steel na tapos 6 components tapos 120 steel 6 components. Pareho lang. So deep oil na tayo. Ngayon pag binild nila yan, matagal na process kasi kung nakikita nyo to drilling process, aantay mo pa yun mag 100%. Inaabot yan ng ilang araw. Kapag nag 100% yan, tsaka pa lang mag-start mag-pump ng oil yung deep oil well. Ngayon, tatry kong ma-explain kung anong kaya-explain. Kaya tayo naggagawa nitong sa Rimefeller para makapag-mass produce na tayo ng component at advanced component. Dito siya makukuha. Ayan. Asa na yun? Ayan. Kailangan ma-unlock natin itong plastil at saka itong hyperweave. Basically, makakapag-craft tayo ng plastil. Ang plastil, ay alam ko hindi ito na mamine eh. Ay pwede ata sa deep drilling pero mahirap. Rare kasi. Pati itong tawag dito. Ito yung hyperweave refiner. Ito ata yung process. Ayan, chem fuel lang kailangan niya ng hyperweave. Ito ata yun. Asa na yung autoclave? Asa na yun? Ito ata. Hindi. Asa na ba yun? Ah, ito. Ito, dito tayo ma-unlock natin yung component. Basta ano yan. Alam ko plastil yung recipe para makagawa ng component. Nakalimutan ko na yun. Kaya sabi ko, kailangan ko muna siyang ma-unlock bago ko siya ma-explain ng maayos. Basta ang goal natin dito, kaya natin to ginagawa lahat. Kasi, ito yung solution natin para makapag-craft ng maraming component. Bakit ko kailangan mag-craft ng maraming component? Kasi, para ma-craft natin yung ma-advance na structure, kailangan lagi ng component. Yung mga magagandang barrel, yung mga advanced na barrel, kailangan ng component. Sa mga susunod na episode, sa mga pa-endgame, dun nyo makikita kung bakit importante ang component at kung bakit nirarush ko na to, inuuna ko na to, bakit so mag-mass produce ng component. Hindi ko masasabing nasa ano na tayo, nasa mid-game, hindi, papunta pa lang tayo sa mid-game, kahit ganito na itsura ng base ko, hindi pa, ang dami ko pang hindi nakakraft. Etong defenses natin na to sa security, akala nyo ito na yun, hindi pa, meron pang mga mas magagandang depensa kesa dito. Although na-unlock na natin yung IAD trap, ano to, ang ginagamit dito ay mortar shells, gagamitin tong trap na to. Para kapag may nakatapak dyan, sasabog siya. Iba-iba yung effect niyan, merong sumasabog lang, merong nagkukos ng sunog, ganyan. Tapos, yun pa, eto pa, hospital bed. Kaya hindi ako makapag-progress eh. Yan, no? Isipin mo isang hospital bed, ano, 5 components agad. Kaya kailangan natin ng components. Wala pa nga yung mga vital ano dito eh. Eto, ay hindi, medicine kailangan na ito. Pero meron pa yan eh, pakiat. Ano nga yung vital? Ayan, vitals monitor, hindi ko pa siya na-unlock. Component din ang kailangan nito. Ito yung mga binibuild sa gilid ng malapit sa hospital bed para mas mabilis mag-heal. Pati ito, ayun o. Delivering those foods.
helping the immune system and blood loss recovery when placed directly adjacent to a hospital bed or surgical table. Ito yung mga makakatulong sa atin kapag nagpa-perform tayo ng surgery, kapag meron tayong injured, meron tayong wounded na survivor. Basta lahat dito halos ng importante ng advanced na craftables, buildables, kailangan ng component, lalo na sa mga weapon, lalo na kapag pa-endgame. Mas sabi kong endgame na tayo na yung nagre-raid sa atin, yung sumusugod sa atin. Mga 50 na tao, 60, ganyan. Kailangan talaga, pag nire-raid na tayo ng mechanoids, ng insectoids, kailangan natin yan. Speaking of, merong nag-drop na, ayan, infested crash ship part. Pag may nag-crash na ganito sa area nyo, huwag nyo muna siyang galawin kung hindi pa kayo confident na kaya nyo na silang labanan. Feeling ko kaya ko to kung makakait ko sila paloob ng base, pero wag muna. Hindi naman to lalabas, hindi sila susugod hanggat hindi mo binabaril to eh. Ang plano ko kasi pag ganito, naglalagay tayo ng traps sa paligid, mga explosive traps sa paligid, para kapag nag-spawn sila, sasabog na yon. Pero may mas malupit doon, yung napalm, hindi ko palang ata na-unlock. Check natin. Rim feather din. Ay, na-unlock na natin. Napalm bomb. Saan siya? Sa rim feather. Ito pala yun. Itong napalm trail, ang kailangan dito, chem fuel eh. Para makapag-produce ka ng napalm, kailangan mo ng chem fuel. Alam ko dito yun eh. Pero hindi pa. Hindi ko pa nagagawa. Basta dito yan. Dito lang yan. Somewhere dito yan. Kakapain ko pa ulit kasi ang tagal ko na hindi nagagawa. Meron lang kailangang ma-unlock. Napalm. Ayun! Napalm refiner. Yun ata yun. Check. Napalm refiner. Ito yun. Process chem fuel into napalm. So yun nga yun. Kaya nga kailangan natin ng maraming chem fuel. Kaya ako nag deep drilling. Deep oil well. Tapos, kaya kailangan ko rin ng chem fuel. Magkakaroon na tayo ng malaking source na ng power, ng electricity, etong large chem fuel power plant. Ang sakit na rin sa component, di ba? Feeling ko magagawa ko na to, pero kailangan to mauna kasi ang mangyayari ganito yan. Ito, para gumana to, kailangan niya ng chem fuel din. Kaya kailangan ko mag-ipon ng maraming chem fuel. Once nilagay natin to, meron na tayong malaking supply ng power. Tapos ito, crux crude ko yun. Ito yan. So, kailangan din natin to. Component na naman yan. So, dadaan pala muna siya dito. Hindi pala rekta dito. Kailangan mo meron kang ganito. Kailangan ito. So, ito, i-coconnect mo siya dito. Tapos, ito, cracks crude oil into chem fuel, which must be stored on connected chem fuel tank. So, pag meron ka na nito, halimbawa lang, lagay natin. Pero, wag muna natin i-build. So, kung ito, deep oil well, connect mo ng pipe, papunta dito. So, yung oil na mapapump niya, mapupunta dito. Ito, kailangan na-connect dito. Pag naka-connect siya dito, ito, i-convert niya ngayon yung crude oil sa chem fuel. Sabi ko sa inyo, itong game na to, ganito lang yung itsura, pero strategy talaga at napaka-complex ng game. Ang daming pwedeng gawin. So, yun. Pipilitin ko na ngayong episode hanggat di pa ako natutulog. May mapump na tayo, may maipo na tayo, at makapag-produce na tayo ng maraming chem fuel. Tapos, hopefully, magawa ko na rin tong chem fuel power plant. Mag-update ako ulit mamaya. Kahit ito, kapag sinugod ko na to, i-update ko kayo, guys. At eto na nga, guys, sa kalagitnaan ng ating pagiging busy, binagsakan tayo ng drop pods na napakadami.
So ang kailangan natin gawin ay mag-take cover ASAP. Si soldier, patakbuhin natin siya. Soldier, deploy ka agad dito. Yung mga soldier natin, paggalawin natin. Buti na lang malalapit yung mga sundalo ko dito ngayon. Sana makatakbo to. Magkaroon ng chance na makatakbo. Sino pang marapit na soldier natin? Soldier, syempre respond tayo lahat. Hindi pwedeng papetix-petix. Let's go. Eto na sila. Ilayo muna ang mga sibilyan. Ayan na. May mga nakabaril din. Sana may madown tayo na magandang stats. Sana may madown tayo malupit na stats. Advance tayo. Hindi siya ata abot. Oh my god, ano yung sumabog? Ah, may nakaano? Naka-grenade launch na ba siya? May naka... Ah, sumabog yung mga ano ko. Sino yung na-down? Pangit to. Hindi ko siya kailangan. Oh my god, sasabog rin yung isa pa. So, nasiraan tayo ng... Kailangan pala natin yung lagyan ng sandbag. Ang ganda ng aim nito ah. Tama ng tama, ang taas ng shooting niya. Advance tayo onto emergency. Ayun, may na-down. Kukunin ko yan. Ay, pangit yung incapable of niya. Social and caring. Oh my god, meron pa ulit. What the hell? Ang dami. Ah! Tropa! Friendly! Huh? May nag-respawn para sa atin. Oh my god! Ay, na-down. May na-down pang isa. Pwede to pang all around. Optimist pa siya. Ah, rescue agad natin yung doctor. May na-down din sa atin. Shit. Prioritize mo yun. Ito pangit yung stats ano. Ayoko to eh. May incapable of ano eh. Kabilis mag-respond ng tropa natin. Panis. Tinamaan pa nga. Ang dami nating sugatan. Grabe. Respond sila para sa atin. Nakakatuwa naman. Ang galing yun. Yung tumatakbo, tatakbo ka pa. Pinatay nila eh. Ang angas. Okay, galaw-galaw. Ah, shit. Asan yung isang doktor? Unahin mo to. Unahin mo yung mga sundalo natin. Tingnan natin yung may laser pistol na naman. Ang galing ano. Hindi first time ko na-experience yan. Feeling ko sa bagong update yan ng Rimworld. Dati hindi naman basta-basta nagre-respond ang alay mo eh. Ngayon nagre-respond na. Takaano pa sila. Drop pods pa. Galing ah. Sinong hindi sugatan? Hindi ka dito. Patayin mo to. Grabe to mga ate. Ilan? Apat, lima. Lima ang sugatan. May isang ang na-down eh. Malala ba to? Gunshot, solo shot. Yan sa leg, kaya siya na-down. Pero hindi naman malala. Walang fatal na ano, ta.
Head leg. Yun yung masakit pa nga, yung sa head. Ito, yun oh. Kidney. Sana mabuhay. Well, magagaling ang ating mga doktor, tayo menalig. Bakit wala kang ano? Hindi naka-equip to? Anong Hunter Lux range weapon? Eh, ayan, may handgun ka. Saan ka pupunta? Ah, nalaglag niya yung baril niya. Gusto niya kunin yung baril niya. Self-tame na, ano, buffalo. Okay, yun. Bakit kasi pinipilit mong tumayo? Ba't pinipilit mong kunin yung baril mo? Ay, hindi. Cancel. Yung isang doctor. Parang gago. Okay guys, so ito na, nagpa-pump na yung oil natin. Nagkakalo na siya ng laman. Pero hindi pa lumilipat dito. Ay, di, ayun na. Fuel storage, ayun na. Meron ng, ano, 20 liters. Ano ata, alam ko na increase to eh. Kaya lang pag in-increase mo to. Ah, kinakapos ako sa energy. Bakit? Kinakapos tayo sa electricity. Feeling ko may naputol na wire. Power. Connected naman. Ayun na nga ang sinasabi sa ula. Naputol. Kaya tumigil yung ano natin dun. Yung pag-pump dun. Kailangan ulit natin ang bagong depensa dito. Nasira na yung mga turret. So, gastos na naman tayo sa ano? Sa component 369. Sakit. Sa builder, anong gawa? Ah! Putik, nakakaano pa pala siya. Nakaselect. Ang dami niyan tama eh. Pero kapag ito naman nakuha natin, okay din. Hindi sobrang taas ng ano niya, ng shooting tsaka XP gain. Pero okay lang, meron siyang mining, meron siyang artistic. Kumbaga makapag-multitask siya. Pero hindi, ititry natin yan. Kagaya nung isa na meron na namang gumawin sa ano natin, sa faction natin, eto. Ang ganda, 'di ba? Kaya under training siya, tapos ang ginawa ko diyan, talagang ano, naka-focus siya sa hunt lang. Tapos sa training. Eto, baka pag mataas din kasi yung crafting niya. Eh. So baka ipag-operate ko siya dito. Hindi ko pa alam. Hindi pa sure. Parang gusto ko rin ko kasi mag-focus lang siya sa pagiging soldier lang. Pinipilit niyang kunin yung ano niya, yung baril niya, no? Magiting na sundalo. Sobrang mahal na mahal niya yung ano niya, baril niya. Kung makikita niyo guys, nasa likod ko, may liwanag na. Inabot na ako ng umaga sa game na to. Maya-maya, ititigil na natin to. So, walang matapos yung mga priority natin. Pag Redexes. Bakit? Bakit kulang pa rin? Ah, hindi pa tapos. Gumagana na siya pero short pa din. Ipapahinga ka ba? Bakit hindi mo i-prioritize ang pagpapahinga? Hindi ba nakaano sa'yo? Sino nga to? Pangalan nito. Soldier yung teacher. Hindi ba naka... Ito ba siya? Ah, hindi naka-prioritize yung pagiging ano. Kasi may doctor din siya. May prioritize mo yung pagpapahinga. Baka ikaw matay mo yung kakulitan mo.
health. Hindi naman siya naka-self 10. Builder. Ah, saan ba yung room niya? Eto, no? Tama ba? Kasi may medical siya eh. Kaya, inano ko siya as doctor din. Summon turn to zombie. Ah, yung kaninang pinatay na sumugod, naging zombie. Okay lang yan. May mga tropa tayo dito. Papatay. Ayaw niya pa rin ata magpahinga. Bakit ayaw niya magpahinga? Ang tibay naman ito. May artery blockage na siya. So, kailangan na major. Kailangan tong ano, tas bad back. Kailangan to ng ano, ng malupit na operation. Asan ba yung kwarto niya? Sino bang owner nito? Siya nga, ba't ayaw mo magpahinga? Yan. Magpahinga ka. Tayo niyo magpahinga. Ang tibay nito, ayaw magpagaling. Ayan, nahihiga na siya. Nagpapampa. Ah, feeling ko nadadagdagan ata. Naayos na ba dito? Hindi pa kasi naaayos. This is infection. Meron siyang infection. Okay lang yan. Gagamutin yan ng mga doktor natin. Normal yung may ma-infect. Goats joined. May sumali sa ating mga goat. Pero i-slaughter natin yan lahat. Gagawin natin food. Hindi ko kasi kailangan ng pet na goat. Major break risk. Bakit? Insulted 3 times visit. Anyway guys, eto na yung magiging huli kong update. Sa susunod na episode, tignan natin kung paano sila gumaling. Sana walang mamatay. Eh, meron ng fully healed. Apat na lang yung sugatan. Magagaling ang mga doktor natin. Ayan. So, ito na yung episode 4. Tama, 4, no? Nakakalimutan ko na kasi sunod-sunod kong ginagawa. 5 ata to. Anyway, nandiyan, nakalagay naman yan sa ano natin, sa title ng video. Tsaka sa thumbnail. Ayun, salamat sa mga nagla-like ng video natin. Pa-share na rin ng video. Kung meron kayong mga kilalang naglalaro or balak paglaro ng RimWorld, sana ipanood nyo sa kanila yung videos natin. Tapos, sa mga bagong viewers, sa mga hindi pa nakasubscribe, isubscribe nyo. Diba? Wala namang mawawala. So, please, isubscribe nyo. Ayun, thank you so much. Dito ko natatapusin yung episode na to.